Kumusta? Isa na naman pa di bagong araw para magbahagi ng ating nalalaman. At sa video ng ito, gagawa tayo ng isang pagsusuri. Marami sa ating mga Pilipino ang tagahanga ngayon ng K-pop idols. At isa na ako dun. Kaya naman ngayong araw, napili kong gawa ng review ang latest comeback ng isa sa mga pinakasikat na K-pop idol. Sila ang G-Idol. Yeah, tomboy! Ang G-Idol ay isang K-pop girl group na nasa ilalim ng pamamahala ng Cube Entertainment. Sila ay nag-debut noong taong 2018 sa kanilang single na pinamagatang Latata. Sila ay binubuo ng 5 miyembro at ayon sa grupo, ang pangalan ng kanilang mga tagahanga o yung tinatawag naming fandom name ay Neverland. Nakuha nila ito mula doon sa lugar kung saan lumaki at pinanganak si Peter Pan dahil para sa kanila, parang kahit lumipas man yung panahon at mag-disband sila, gaya ng mga tao doon sa Neverland, hindi magbabago yung pagtingin nila para sa fans nila at ganun din yung fans nila para sa kanila. Parang mananatili yun kung ano yun ngayon. Kagaya ng kung paano nananatiling bata yung mga taga Neverland. Ayun na nga. Noong 14 ng Marso, taong kasalukuyan, inilabas sa kanilang opisyal na YouTube channel ang kanilang latest comeback na pinamagatang Tomboy. Ang totoo, makailang ulit ko na siyang pinakinggan simula nung inilabas nila to. Kasi nagustuhan ko talaga kung ano yung vibe na binibigay ng music video na yon. At yung mismong concept nila ay talaga namang palaban. Gaya ng ina-expect sa kanila, kasi lahat naman ng concept ng G-Idol talaga, palaban talaga. Mula dun sa Latata hanggang sa pinaka-latest na comeback nila. Yung isa sa mga nagustuhan ko dun sa Tomboy ay yung kahulugan ng kanta. Yung kanta kasi na yun, tumutukoy siya sa pagsulong ng kalayaan at pagsira doon sa mga nakasanayan na standards ng society tungkol sa kababaihan na parang dapat mainhin ka, na dapat ganto ka, na dapat sa bahay ka lang. Yun yung gusto nilang tanggalin. Parang tinatanggal nila yung limitasyon na pilit na ipinapasok ng society sa atin. Magsimula tayo doon sa liriko ng kanta nila na Tomboy. Yung pinakagustong party doon, yung sa rap part ni Soyeon, tapos yung pre-chorus. Doon kasi sa rap part ni Soyeon, pinaka-pinupunto nun yung eto yung personality niya. So wala siyang balak na baguhin yun kahit na anong sinasabi ng iba. Na parang kahit eto yung inaasahan ng mga tao sa paligid niya na gawin niya, na maging siya, eh eto siya. So dito siya. Tapos yung doon naman sa pre-chorus, parang pinaka-pinupunto naman doon yung pagiging totoo mo sa sarili mo. Na parang kung kailangan mong magpanggap para lang magustuhan ka nila, huwag na lang. Kasi kung eto ka, dapat eto yung panindigan mo. Na parang dapat hindi mo hinahayaan yung mga tao na magdikta sa'yo. Kaya gustong-gusto ko tong kantang to eh, kahit bago lang. Kasi napakaganda talaga nung kahulugan na gusto nilang ipunto. Isa pa sa mga nagustuhan ko ngayon sa bagong kanta nila ay yung konseptong napili nila para dito. Ang angas ng dating. Sa totoo lang, lagi naman na talaga silang ganun kapag gumagawa sila ng mga MV. Yung mga pinipili talaga nilang konsepto pang malakasan talaga. Tapos, idagdag mo pa dito yung tono ng kanta at yung karisma ng 5. Ayun, lalo talagang gumanda kasi nagagampan na ng maayos ng mga kumakanta yung role na binigay sa kanila. Tapos ang lakas talaga ng dating nila, bagay na bagay sa kanila yung kanta nila ngayon. Yung huli na gusto kong iwanan sa inyo ay yung observation ko doon sa choreography na ginawa nila. Kasi sa tingin ko, ang laki din talaga nung naitulong nun para mas lalong gumanda yung comeback nila. Pero ano, ibabahagi ko lang din na yung pinakapaborito kong parte doon ay yung sa bandang chorus. Yung ginawa nila yung ganto tapos pa ganun. Ang ganda lang kasi ano, natutuwa ako kapag may mga gantong step, parang ano, parang lalong lumalakas yung dating nung kanta. Ganun. Tapos dumagdag pa dun yung mga expression nila sa mukha. Alam naman natin kapag sasayaw, mahalaga talaga yung expression natin sa mukha para mas lalong gumanda yung mga steps na ginawa ng choreographer. At para sa akin, itong comeback talaga nila ay isang tagumpay. Ang totoo, meron na nga itong mga achievement na nakuha dun sa mga chart
kung familiar kayo. Sa tingin ko, yun na lahat ang nais kong ibahagi sa inyo para sa araw na to. Nawa ay meron kayong napulot na idea mula dito kung sakaling naghahanap man kayo ng papanoorin na latest comeback ng K-pop idol, inire-recommend ako ang Tomboy by GE Idol. Salamat sa mga nanood at sumama sa akin para sa pagsusuring ito. Nawa ay meron kayong napulot na idea mula dito at sana natuwa kayo sa panonood. Muli, maraming salamat. Paalam.